Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ay aalalahanin natin ang naiwanang bakas ni Paul Morphy, ang player na hindi talaga makakalimutan noong araw. Bakit ba bilib na bilib sila Bobby Fischer and Garry Kasparov dito? Nagse-celebrate po ang mga taga-US, no? Especially kasi si Morphy ay pinanganak noong June 22, 1837 sa USA. Ganun din sa iba't ibang panig ng daigdig dahil lodi nila itong si Paul Morphy. Gano'n ba kagaling ito? 2 games ang i-analyze natin, ha? Yung last game, yun ang recommended naman ni Garry Kasparov na hindi niya makakalimutang laban ni Morphy. Ang sabi po dito, Bobby Fischer ranked Morphy among the 10 greatest chess players of all time and describe him as perhaps the most accurate player who ever lived. Meron namang nagsasabi, the most talented player who ever lived. Kasi po, walang engine, grabacious ang diskarte ni Morphy sa kanyang mga atake. Tingnan na kagad natin laro niya noong 1863 sa France. Kalaban niya dito ay si Jules Arnous de Rivière, no? 2450 po ang ayon po sa mga nag-research, nag-calculate, 2450 ang rating. At si Paul Morphy that time ay 2690 na. Super GM. Tingnan natin. Nag-E4 si Morphy, nag-E5 si Jules, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Yan ang isa sa mga paborito talaga ni Morphy. Hindi siya masyado nag-Roy Lopez eh. Bishop C4 para may pressure kagad sa F7. At nag-Bishop C5, Gioco Piano na. Nag-B4. Yan ang kung tawagin ay Evans Gambit. Sacrifice pawn kagad. Kinapture ng Bishop. C3, tempo. Bishop C5 para maka-D4 mamaya, no? Yan ang purpose ng Evans eh, magdi-D4 mamaya. Castling muna. At nag-D6, D4 na. Kumapture. C takes D4, Bishop B6, at nag-Knight C3. Ayan, no? Hanggang sa panahon ngayon. Theory pa pala ito, bookline na bookline. Queen F6. Yun lang, wala sa libro ito, hindi na itala. Oh, kasi dito ang tira sa panahon ngayon, Knight A5, atake sa Bishop, tapos Bishop G4, pressure sa Knight, at may tumira din ng Knight F6. Yan na ang modern times. Pero sa panahon ni Jules, mukhang kanya-kanyang diskarte, nag-Queen F6 kagad, threatening Knight X4, pero nag-Knight D5, yun lang, sa pull ang Queen kagad. Queen G6, threatening Queen takes, pero hindi pwede, may Rook E1, pwede pa siguro, Bishop H3, Knight F4, talagang inatake ulit ang Queen, umilag Queen F6. Ayan po sa mga beginners, hindi pwedeng capture ng pawn sa E4, may Rook E1, Queenless, kaya napuwersang umiwas muna si Jules. At, ayan, eto na. Dahil ang King po ay nasa gitna, ang tagal ng castling, ano kaya ang best na ginawang decision dito ni Morphy? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsyas. Congrats sa mga nakakita. E5! Kapag ang kalaban nyo, yung king nasa gitna ang tagal ng kanyang pagtago, aba, atakihin mo sa gitna. Nakapag-castling na white eh. Ang lakas niyan. Yan ang punishment pagka ganyan ang ginagawa. Kumapture, takes, at nag-queen F5. O, syempre, hindi pwede pong sumabay ng capture-capture dyan, ha? O, huli ang queen, talo na uli. Kaya, umiwas lang dito, queen F5, pero E6, ayaw ng tantana ni Morphy. Sa isip niya, hindi ka nag-castling, ha? Ang tagal ng castling mo, E6, atake ka agad sa sentro. At nag-F6, umiwas. Bakit? Ano meron kung capture ng pawn yan? Magna Knight takes E6, ibibigay lahat yan. O, di may threat pa. Pag kinapture yan, kakapture lang ng Bishop. O, pag kinapture ng Queen, Rook E1, huli, Queenless, talo na uli ang Black. Ngayon, kung iiwas naman, eh may Queen D7 check na. Tapos Bishop A3, pagpunta ng King doon, marami na, fatal na yan mga kamatsyas. Okay? Balik tayo kaya dito, walang magawa si Jules. Nag-F6 na lang, Knight H4, another strong move. Ayaw tantanan, ayaw papagpahingahin. Si Jules. Nag-Queen C5, threat sa Bishop. Pero siguro sabi ni Fischer, ni Fischer na tuloy, sabi ni Morphy, ano ngayon? Bishop E3.
inatake ang queen. So, wala na. Kaya bilib na bilib si Fischer dito eh. O, kung nabubuhay pa si Tal, baka palakpak na palakpak si Tal dyan. O, bishop e3, atake sa queen. Pinapakain lang ang bishop sa c4. Nag-queen g5. Ayan. O, teka muna. Unawain natin. Bakit hindi kinapture ang libreng bishop? Mag-queen h5 check. Grabe yung mga nakukwenta, no? O, syempre, o, halimbawa, kung ang gawin dito ay g6, may knight h takes g6. Ang lalim, malayo nakikita. O, pag kinapture yan, kakapture rin ba tore? Hindi na. Magku-queen takes g6, idediretso. Na kapag nag-king f8, queen f7, matyas. Pag nag-king d8, may rook ad1 check. Bishop d4, only move pang harang. Then queen g7, threatening rook. O, double attack. May queen f8 pang masakit na mamatyasin ng black king. Yung pala pinakamatindi yung queen f8, matyas. Ow! Sugat-sugat, tusok-tusok. O, nakita nyo kung gaano kalalim, kalakas ang nakikita ni Paul Morphy noong araw pa. Grabe ka talent, no? Talented. Kaya ang ginawa dito, nag-queen g5 para mapanatili ni Jules na maiwasan niya ang paparating na queen h5 check, knight f3. Ayaw talagang papagpahingahin talaga, no? Queen a5, ayun na, eto na. Bishop takes, queen takes, at nag-knight d5. Hingal kalabaw talaga. Ay, nako. Hingal kalabaw. O, di nag-queen a5. Knight d2. O, yan, medyo nagpahinga, pero ang tindi pa rin ang paparating. Bakit? Ang queen ang dumidepensa sa pawn c7, pero ang knight d2 pupuntahan ang queen para matanggal ang pagkakadepensa sa paparating na knight takes c7. Knight d4 para mapigilan ang knight b3, tinuloy pa rin. Capture takes, may threat sa queen, umilag queen c5 at dito. Second puzzle tayo mga kamatsyas. Ano ang napaka-consistent na bitaw dito na ginawa ni Paul Morphy? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng queen h5 check. What a very strong move. Oh, ang ginawa dito, nag-king d8. Bakit? Kasi kung magki-king f8, edi diretso ka agad matyas. Kapag nag-g6 harang lang, may knight takes f6, another brilliant sacrifice. Pag kinapture, queenless. Talo na rin ang black. Okay, fatal. Kaya na puwersang mag-king d8 pero may pangsundot sa gitna, rook ad1. San ka pupunta? Woo! Sakit! Diba? Ang sakit ng mga banat. Nag-resign na dito si Jules. Hindi na kinaya. Parang ang layo ng lakas ni Morphy no? Sa mga katunggali niya noong araw. O malakas na yan ha. 24-50 na ayon sa sukat ng performance na nagawa na ni Jules ha. O bakit nag-resign? Kasi halimbawa lang capturein ang pawn sa e6. Ito mangyayari. May knight takes c7 sacrifice check. Pag kinapture, queenless. Pagka nag-king b8, ayun. Mathematician. Okay? O, ito namang susunod na i-analyze natin. Ito yung talagang gustong-gusto ni Garry Kasparov na laban. Laro niya sa France noong 1858. Isa yan sa mga nakamatch niya ng malakas na player, si Adolf Andersen, na ang rating na noong araw, ha? 2600 na pala ang lakas niyan. Bakit kaya hindi makalimutan ni Kasparov ang nangyaring laban dito? Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Morphy, nag e4. c5 si Andersen, Sicilian. d4. Aba, Smith-Mora. Kumapture, pero nag-knight f3 si Morphy. Ibinitin muna yung pawn. Sa Smith-Mora kasi, gambit yung nag-c3, di ba? O, capture, then knight c3. Yan ang Smith-Mora. Pero dito, nag-knight f3 muna. Ano, diskarte? Knight c6, ayun. O di na-transpose na sa natural na open Sicilian. Nag e6, ayan, time of variation. Pero nag knight b5, papunta sa Svechnikov. Magda knight d6 kagad, nag d6. Ayan, kasi tutungtong ang knight dyan eh. Binarhan ang pawn, pero napakabilis ng epekto ng pressure. Bishop f4 kagad. O di ba? Nang iistorbo kagad. Nag e5, nag bishop e3.
Ayan, kahit pala noong araw, mga kamatsas, may diskarte na palang ganito, no? Na yes, naka E5 nga, pero yung D5, bumuka. Galing dumiskarte ni Morphe, no? Para mabutasan niya ang square ng kalaban. Nag F5, ayan. Kilala talaga itong si Andersen sa matapang din, palaban. Oh, bago i-release ang knight, pinakawalan muna ang F-pawn para may pressure kagad sa E4. Nag knight 1 C3 develop, nag F4 inatake ang bishop. Dito mga kamatsas, grabe no? 1858 pa ito pero eksakto ang binitawan ni Morphe, tirada rin ng computer engine. Pakigess nyo yung napakagandang tira sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat and congrats sa mga nakakita. Knight D5. Galing? Ang lupites. Oh, magda knight BC7, no? Dudubulin. Genius. Kinapture ni Andersen. Eh ano kung gawin mo yan? Matapang yan eh. Oh, knight BC7 check. King F7. Queen F3 check. Yun lang. Kala ko kakapture na yung tore, no? Hinarangan ng knight. At nag-bishop C4, sunod-sunod ang matutulis na papunta sa Black King. At nag-knight D4. Kumounter attack din si Andersen. Threat ang queen, threatening knight takes C2. Ayan, dito, knight takes F6. Binayo na ni Morphe. Check. Nag-D5, hinarangan. Bishop takes D5, check. At nag-king G6. Yan ang blunder ratios ni Andersen. Dapat daw ang ginawa, King E7. Equal lang. King E7 lang pala ilag. Ba't kasi nagpa-expose, ano? Tapos ang gagawin daw dito, Queen H5. Yan naman ang accurate response dito ni Stockfish. Nakakapture ng pawn ang knight. Tapos may knight takes A8. Ang gulo. Knight takes C2, check. King E2, knight D4, check. King D3, Bishop E6, equal ang evaluation, no? Pero ang hirap makita ng palitan. Ang lupites eh, oh. Tapos maglurok AC1, oh. Isang mali lang, may kalalagyan eh. Bishop takes, tapos rook C7 check, king D6, at capture dito. Tinan nyo layo niya, no? Ang layo ng line, no? Oh, diba? Pero equal ang evaluation bar. Ayan, balik tayo. Balik. King G6 ang ginawa ni Andersen. Blunder ratios nga ang naging desisyon eh. Brilliant naman ang ginawa. Queen H5 check. King takes knight. F takes E3. Ayan, may paparating na rook F1 check. Knight takes C2 check. At umangat king E2. Nag-resign si Andersen. Tindi, ganda ng laban noong araw, ano? Talagang bakbakan. Nag-resign. Bakit nag-resign? O, ating unawain. Halimbawa kung capture ni Andersen ang rook sa A1, may rook F1 check. Obligadong tatakbo sa E7, may queen takes E5 check. Tatakbo yan sa D7, may bishop E6 check. Baka maisip nyo, rook F7 check, may harang kasi, di ba? O, bishop E6 check, tapos tatakbo sa C6, magro-rook C1 check, tatakbo yan sa B6, and queen B5 matchas. Ang layo pa, no? Ba't hindi na lang pinagawa, no? Baka hindi makita. Ang layo pa nun, ha? O, nag-resign, eh. O, ayan. Okay. Papaano naman kung capturein ang knight sa C7? Mag-rook A, F1 check. King E7. Rook F7 check. King D6. Rook takes queen. Sisimplihan na lang. Malinis, queenless. O pag kinapture din, rook C1, dadaanin na lang sa material, fatal na rin. Yan ang gustong gusto ni Kasparov. 2013 niya inannotate ito. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas. Sana natuto po kayo at celebrating the birthday of Paul Morphe, June 22, 1837, pinanganak. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.